way than to try a local favorite snack. Hello everyone. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malalakas ang pangangatawan. Kahapon, tsaka nung isang araw, hindi ako, kahapon pala yun, kahapon, oo, hindi ako nag-vlog. Kasi, feeling down ako. Pero, naging okay naman lahat, na-overcome ko yun, nakita ko yung pagdalaw ng asawa ko kahit abot kamay lang. Ngayon gusto ko lang i-share sa inyo yung kung paano ako nakarating dito from being stranded in the Philippines. Noong April 10, ang Australian ambassador sa Pilipinas ay nagkaroon siya ng nagsalita siya sa Facebook page na magkakaroon ng sweeper's flight going to Melbourne. Ang una muna kasi Melbourne. So, April 10 yun, which is Friday. Tapos, pagkatapos nun, ang proseso ay magre-registered ka. Then, once na yung name mo ay naka-registered, tatawagan ka ng PAL, ng Philippine Airlines. So, sa madalit sabi, hindi ko alam yung pag-post ng ambassador na yun, kundi ang asawa ko ang nakaalam. So, ang ginawa niya, ni-registered niya ako nung April 13, which is Monday. So, ang last ng call na marireceive mo ay April 15. So, madalit sabi, April 13, naka-registered yung name ko, pero waiting ako for the call. So, ang tagal, April 13 hanggang 15. So, mga siguro bandang 8 o'clock, nag-decide ako na ako ang tatawag kasi wala pa ako nare-receive na call. Eh, final date na yun ng 15. So, ang ginawa ko, tinawagan ko, binigay din naman ng asawa ko sa akin ang contact numbers. Tinawagan ko, tapos ang proseso ay, syempre marami kang ikiklik na number bago ka makarating sa actual person na makakausap mo at matatanong mo yung iyong concern. Tapos tinanong ko kung ano ang dapat kong gawin. Ang sabi, maghintay daw ako kasi 9 o'clock pa darating yung person na may hawak ng master list ng mga naka-registered. So, ang wini-wish ko ay sana nandun yung pangalan ko. Tapos tumawag ulit ako ng mga 9 hanggang sa busy, 9:30, 10 hanggang 12, nakalimang tawag ako. Wala rin hanggang sa hindi pa ako nakaka-receive ng call. Tapos after that, mga 2:30 after lunch na yun, na inform ako ng sister ko na sabi, naku, naka-open na ang website ng PAL. Why don't you book a flight? And then, you can see if it will go through. Because if you are just waiting for a call and it never came, then what will happen to you? So I got worried. So ang ginawa ko, nag-book ako at nag-get through naman, nag-succeed. Yun nga lang medyo may kamahalan. One-way trip, one-way return to
Sydney is 1,300, which is if you fly during December, you can get that amount for a return for a two-way ticket. So no choice. You have to book a ticket like that just to at least makaalis ka, kasi stranded ka na nga kasi na-lockdown na ng March 17. So, sa madalit sabi, kaya ako na-stranded doon, March 7 kami dumating ng asawa ko. Tapos, umalis siya ng March 14. Sana, ang pagsisisi ko, sumama na sana ako sa kanya noon. Kaso, hindi ko naman ini-expect na magkakaroon ng lockdown sa Pilipinas. So, nag-lockdown ng 17, hindi na talaga ako makaalis hanggang maging April na. Almost 1 month and 1 week na andun ako sa lockdown. So, yun nga, yung nakabook na ako na, balik tayo sa kwento ko, nakabook na ako ng ticket papunta rito. Ang problema naman ay dapat makareceive ako ng travel pass from the Australian ambassador na kung ano man ang maging problema on the way going to the airport ay ibibail yung mga dadaanan, pero meron pa ring kaba kasi kada checkpoint may kanya-kanya silang patakaran. So meron siyang sinabi na dapat ihanda ang travel pass from the barangay, and then you have to go to the clinic where you are staying at. Let's say, kagaya ko sa Tansa ako inabutan ng lockdown. So, dun ako nagpunta ng center. Inayos nila ang yung self-quarantine. Dapat naka-record yung temperature ko. Which inayos naman ng nurse. Kasi na-quarantine na ako doon ng 14 days. So, meaning, wala akong COVID. So, binigyan ako ng release from the center, and yung certificate na yon, travel pass from the barangay, and certificate from the nurse. And then, I have to submit it to Rural Health Unit na dapat makita ako ng doktor physically na i-check niya kung ano ang kalagayan ko. Parang may medical check din. So yun, sa madalit sabi, na pirmahan yung aking medical certificate. At yun ang importanteng ipapakita sa mga checkpoint na dadaanan nyo papuntang airport. Ayun, yung naayos naman, medyo siguro mahirap kung wala akong walang kakilala yung aking best friend na siya talaga ang tumulong sa akin na pumunta at makontakt, kasi puro mga kaibigan niya yung mga nilapitan namin na nurse, doctor, lahat. So hindi naging mahirap sa akin na kumuha noon. So, siguro mga 5 times kaming bumalik sa barangay hall para papirmahan yung mga papers, para lahat, pati transport. Kasi hindi ka naman pwedeng pumunta ng sumakay ng tricycle ng sarili mo lang. Kailangan magpapaalam ka sa barangay at nakaschedule kung anong oras mo gustong umalis. Then, ihahanda nila yung sasakyan para sa'yo. Okay naman, saludo ako sa Hulugan Tansa, yung barangay captain nila, mabait, tsaka yung lahat ng mga kasamahan nila doon, mga nurse at doctor. Nagpapasalamat ako ng marami sa kanila, kasi kung hindi sa tulong nila,
hindi mapapadali ang pagpunta ko rito. Then, after maayos ko yung lahat ng yon, so, biro mo, naayos ko ng 18, paalis na ako. So, 18 ako na issuehan ng medical certificate, 17 yung travel pass sa, at kinausap ko yung nurse, yung mga yon. So, within 2 days naayos ko. So, ang problema ko naman ay, ang sabi ng ambassador ay kailangan accredited transportation going to the airport. So, meron silang mga binigay designated na ano, mga numbers na tatawagan mo at ikaw na ang mag-arrange kung sino ang iyong matatawagan doon. So, ang dami kong tinawagan hanggang sa buti na lang may nakontak akong isang driver na ang pangalan niya Richard. So, siya ang magdadrive sa akin. Tapos sabi ko kung pwede bang gawin mo na earlier 4 o'clock kasi maraming checkpoint. Kahit ang flight ko ay 10:10 pero maraming checkpoint papuntang airport. So, ina-anticipate ko na yon na magtatagal kami papunta ron. So, yun, na-confirm ko na lahat-lahat. So, relax na ako ng Friday ng gabi, relax na ako kasi finally, for sure na makakaalis ako. Yun, pag dating ng mga, dapat 4, mas umaga pa yung driver. 3:10, nandun na siya. So, yun, bilis-bilis na ako umalis kasi sabi niya, bilis-bilis tayo kasi maraming checkpoints, so kailangan talaga maaga tayo sa daan. I-anticipate natin yung mga checkpoint. Yun, buti na lang mayroon akong kumpleto yung mga papers ko sa mga checkpoint na dinaanan namin ay naipakita ko. Madali naman, once na kumpleto, tiningnan nila pati yung actual passport ko, tiningnan nila and that's it. Nakalampas ako. Pagdating sa airport, ito ang proseso. Pagkuha mo ng trolley, ilagay mo yung bag mo, lahat. Dadaan siya ng isolation room. Yung isolation room ay parang dinidisinfectant yung iyong lahat gamit. At ito ay moist, mababasa yung ano. Kung may dala kayong box, huwag kayong magdala ng box kasi mababasa. So yun, pagkatapos nun, ilalabas sa'yo. Tapos sabi, patuyuin ko daw ng mga 2 minutes. Tapos pagkatapos nun, pipila ka naman for temperature check. So yun, pagkatapos ng temperature check, saka ka palang makakapasok sa airport ng Terminal 2. Tapos then, yung mga bag mo ay i-screen, dadaan sa machine para ma-screen. Tapos, pagkatapos nun, i-check nila yung bag mo for parang narcotics. Pag nakalampas ka na doon, then pupunta ka na sa counter at iwi-weigh na yung mga bagahe mo hanggang sa mabigyan ka na ng boarding pass. Pagdating mo ng boarding pass, yun ang nalulungkot ako kasi yung airport as in dead talaga. Nakita ninyo naman sa previous video ko na para siya talagang walang life. Tapos yung sa airport naman, sa gate naman, hindi mo mapifeel yung na may pandemic kasi yung distancing ay hindi napapractice. So siguro ang isip ko na lang, God, ingatan mo po ako. Yang sana po wala akong makuhang sakit dahil talagang ang upuan wala ding distancing. So, nung pumasok na kami ng eroplano, ganun din.
wala din, tabi-tabi talaga, as in punong-puno ang airline. Nakakalungkot kasi marami pala kaming na-stranded na Australian citizen sa atin. Na kung pupunta ka sa webpage nila sa Facebook, ay Facebook page nila ay ganun din. Makikita mo na marami na naghihintay ng registration at saka confirmation from the PAL. So, sana naman marami pa silang sweepers flight. Kasi nung umalis ako nung 18, halos tatlong flights na ang inano nila, pero sobrang dami. So, yun. Pagdating dito, ang proseso naman, iti-check ka sa airport ng... bibilang muna sila ng 50, nasa eroplano pa. Tapos, yung 50 person ay ilalagay nila sa ibang accommodation. Another 50 sa ibang accommodation. Parang 3-5-star hotel yung nung 18. So, yung iba napunta sa Intercon. Tapos kami dito sa Sheraton. Awang ko yung sunod sa amin na another 50. Siguro sa Marriott or any place. Tapos pagkatas nung kami ay escorted kami ng chinek muna kami ng doctor sa airport. Tapos merong psychology doctor, parang i-eye to eye tanong ka kung nagsasabi ka ng totoo, na ikaw ba ay saan galing, ikaw ba ay kung ano ang naging past ano mo, ganong mga question. So pag nakapasa ka na doon, i-check yung temperature mo, then makakapursib ka na doon sa waiting area for a bus pick up. Tapos pagkatapos sa bus pick up naman, i-ano ka ng army, i-escort ka ng army sa bus. Pero sa airport pa lang, nakita ko na pinapractice talaga strictly ang distancing. Merong mga distancing marker sa floor. Tapos nung sumakay na kami ng bus, ganun din. Kada isang seat ay isang tao lang. So, happy ako na dito ay napaka-strict yung ano nila. So, siguro, saludo ako sa Prime Minister namin. So, yun. Hanggang sa yun, madala na ako dito. Meron ding mga, bago kami pumasok sa dito sa taas, meron ding temperature check. Tapos yun, hanggang sa hinatid na kami, di kami na makakalabas hanggang 14 days. And that's it. Ito na lang ang kwento ko ngayon. Kasi nandito na actually yung aking lunch. So sabi ko, isprehan ko muna. Magbablog muna ako para sa inyo. Sa inyong dagdag kaalaman. Kasi maraming mga stranded na siguro makikita itong video ko. So subscribe. Thank you. Bye.